po, pakita ko sa inyo ang isang klase po ng pag-propagate na sa citrus natin, yung budding, kung tawagin po. Dito po tayo mag-prepare ng pagdudugtong po ng budding. Ang budding po ay na-applied lang po ito sa citrus family. Ngayon ito pong ating idudugtong po. Ito po yung bud ng calamansi po. Yung mata lang po yung pinuha natin dito po sa may, no? Sa may calamansi na bud. Bud stick natin kung tawagin. Yan po yung bud na kinabit natin. Yan po, tatalian po natin siya. Yan po. Pagtali po ng budding ay ganito lang. Matatakpan lang po yung kanyang bud po rito. Pagsibaba. Tsaka ibuhol natin po siya ulit dito sa bandang ibaba. Yan po, dito sa bud natin na kinabit, ilagyan po natin siya ng tapyos bandang itaas. Para po yung pagkain na galing po sa lupa, pagdating po dito, mabalik po dito siya sa ano po, sa bud na kinabit natin. Hindi siya diretso sa itaas po. Para mabuhay yung ating bud na kinabit po. Para malaman po natin na buhay ang ating bud na yan, na kinabit, magbilang po tayo ng 21 days po. Wala nang ikinabit natin, bubuksan natin uli yung bud na, yung ano nito. Tanggalin po natin yung plastic. Pag once na nakita natin na green po siya, ibig sabihin, buhay po yung bud na yun. Okay, pag buhay po yun, pwede na natin siya putulin dito. Pag pinutol mo po, ito na po ang ano dyan. Masusuportahan niya po yung bud na kinabit natin. Ganito na po siya pag once na nabuhay po. Yan na po ang tinatawag na budded calamansi. Kahit anong rootstock ang ating ano po dito, yung seedling na tinatawag. Limbawa, suha, pwede niyo po dugtungan ng calamansi. O either na ano po, itong calamandarin. Kasi ang calamandarin po ay mayroong resistance sa mga diseases. Kaya yun po ang ginagamit na rootstock ng mga ating mga nursery operators. Tsaka dito po sa amin sa Bureau of Plant Industry. Pwede ka na maglagay ng fertilizer po na controllable medium. 1/4 teaspoon lang po muna. Dito sa bagong buhay na bud natin na ano po, na 30 days to 45 days po. Tuwing umagaling po ang pagdidilig nito, at saka kailangan po araw-araw tingnan rin natin para maiwasan natin yung infestation po na sa calamansi. Kasi nagkakaroon po ng mga ano po, kulisap na umatake, lalo na sa bagong dahon ng calamansi po. Kabubunga siya sa loob ng 8 years, sa 8 taon. Samantala, pag budded siya, within 6 months po, namumunga na siya. Mayroon ka ng production output. Ngayon po, dito naman tayo sa marketing. Itong another method sa ano, asexual propagation. Ito po ay isang ornamental plants na papua. Ang marketing po hindi lamang sa ornamental plants, kasama na po ang mga chiko na yan. Kasi po, sa chiko, pag minarkot mo ho yan, abutin po siya ng mga 3 buwan o 90 days bago magkaroon ng ugat. Ngayon dito po sa papua, madali lang po ito. Kaya lang po natin ginagawa ito sa ornamental plants po para maganda ang maging resulta niya sa lalo na pang commercial. Kasi hindi po ito umano eh, makikita mo na buo ang mga dahon niya si taas pag yan ay po ay pinutol niya na pag once na nag-successful lang maguting. Ito po, tinapyasan natin ito. Kukuskusin po natin yon. Ito po ay madulas na bagay yan po. Alisin po yon. Ganun din po sa mga kalamansi. Pag kayo magmamarkot o sa suha. Yan po, pupunasan na po natin ang kinuskus natin na cambium layer ng ano po. Kalimitan na ginagamit po is pagnamus. Ngayon, ang gagamitin natin po ay kusot. Babasahin po ito pagkatapos pipigaan po. Ito po, tatabunan po natin, tatakpan po natin ng plastic. Yan. Yan po. Kailangan po, ano po siya, ganda po pagka ano natin dyan. Sakit po. Sisiksik po natin maigi yun. Tapos, tatalian po natin. Pwede rin po na para ano siya, ganyan. Kailan po?
Tigas mo ang pagkano. Pagkalagay po natin ng plastic at pagkatali po. After 45 days, ito na po siya. Kalabas na po ang ugat. Ngayon po, pwede na natin po yan putulin. Pero sa chiko po, ito ay abutin ng 90 days, 3 months, bago natin tanggalin doon po sa puno ng malaking mother plant ng chiko. 3 months po yan. Kaya lang po ginagawa yon para madali po mamunga. Po instant na may bunga na siya. Ayan. Ayan na po, may ugat na po. Ito po, pwede na natin po itanim sa isang plastic bag. Ayan. Yung nakaready po ng plastic, ito po. Pwede po natin siya itanim na dyan. Ito po yung marketing na tinatawag. Ito na po ang marketed na. Yan na po siya. Pang commercial po, hindi po malalanta ito. Didiligyan na lang po yan. Para sa karagdagang impormasyon o assistance, makipag-ugnayan sa Plant Propagation Section ng Bureau of Plant Industry sa telepono bilang 525-7313 o 524-0889, cellphone number 0921-607-3259 o mag-email sa rea_bpi@yahoo.com.